pagpapatuloy ng fact-checking sa mga pahayag ng mga kandidato sa Pilipinas Debates 2016, binusisi naman ng GMA News sa mga sinabi ng mga kandidato tungkol sa isyu ng droga at agrikultura. Balitang hatid ni Jam Cisante. Sean, Vice President Binay. 60 Isa sa pinakapinagdebatihan sa Pilipinas Debates 2016 ang issue ng illegal na droga. Nagkomento si dating DILG Secretary Mar Rojas tungkol sa sitwasyon sa Makati, baluarte ng mga Binay. Makati has the highest drug rate. Lahat ng mga mayayaman dyan, lahat ng clubs, bawat Biyernes, Sabado, nandyan laganap ang droga sa Makati. Sa datos ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, 100% drug affected ang mga barangay sa Makati. Ibig sabihin, may illegal na droga sa 33 barangay sa lungsod. Ang hatol, totoo, laganap ang droga sa Makati ayon sa PDEA. Bukod sa Makati, 10 iba pang lungsod sa Metro Manila ang 100% drug affected din. Nagsalita si Mayor Rodrigo Duterte tungkol sa agricultural exports mula sa Mindanao. Mindanao contributes to the country's coffers 54% of the total export earnings in dollars. Magkano yan? Well, it will depend on the given day. But ang Mindanao kasi ang nagbibigay sa agricultural products sa country ito. Sinuri ng GMA News Research ang pinakabagong available na datos mula sa Philippine Statistics Authority tungkol sa in-export na agricultural products galing sa Mindanao. Noong 2012, umabot sa 60% ng kabuuang agricultural exports ng bansa ang galing sa Mindanao. Ang halaga nun, $3 billion. Ang hatol, malamang totoo. Hindi pa available ang datos sa taong 2013, 2014 at 2015. Subalit hindi nalalayo ang figure na sinabi ni Duterte sa actual na export ng Mindanao noong 2012. Si Senador Grace Poe nagsalita tungkol sa coconut levy funds. Ito yung buwis na pinabayaran sa mga coconut farmers noong Marcos administration. Kailangan talaga ay bigyan ng tamang subsidiya at least sa paumpisa man lang sa irigasyon at iba pa para naman mas maging competitive sila. Pero hindi natin sila binibigyan ng sapat na suporta. Nasa lagpas 70 billion na po ang nandyan nakatenga lamang na coconut funds na dapat mabigyan ng scholarships itong mga nagtatanim ng niyog para bumaba yung presyo. Nitong 2015, umaabot na sa 93 billion pesos ang coco levy fund batay sa audit ng PCGG. Sa halagang ito, 74 billion pesos na ang naibibigay sa Bureau of Treasury. Ang hatol, totoo pero naglabas ng dalawang executive order ang Aquino administration para magamit ang coconut levy funds. Pero noong isang taon, pinigil ng Korte Suprema ang pagpapatupad ng mga ito sa pamamagitan ng temporary restraining order na hiningi ng Confederation of Coconut Farmers Organization. Jam Cisante, GMA News.